So hello, great morning friends. Again, this is Ricky Cinto for Ricky YouTube channel and rickycinto.com. So napakaganda po ng view. So naisip ko lang, ano ba talaga yung simpleng buhay na hinahangad nating lahat? So lahat naman tayo may kanya-kanyang definition ng simpleng buhay, no? Kasi yung iba iniisip na simple ang buhay nila kapag sila may tinatanggap na every 15:30. Yung iba naman, simple ang buhay nila kapag mayroon silang kamag-anak or loved one na nasa abroad. Yung iba naman, iniisip nila simple ang buhay nila kapag may kumikita silang traditional business. Or yung iba naman, iniisip nila simple na ang buhay nila kasi mayaman na sila at blessed na sila sa buhay. So for me po, no, siguro yung buhay na simple, yung parang katulad ng view na to, normal lang siya, malumanay, tahimik, in short, stable. So very very stable. So siguro kung i-relate ko lang sa negosyo, sa First Vita Plus, kapag ka tinuloy-tuloy mo siya as a distributor, katulad na nakagawa na 25,000 millionaires as dealers, so siguro yung normal na buhay is yung pagiging stable ng income, pagiging stable ng group, pagiging stable ng lifestyle. So yun yung buhay na hindi mo na kailangang alalahanin yung kakainin, yung pag-aaral, yung hospitalization, yung vacation, travels, the same time yung health, lalo na kasi health is wealth, diba? So katulad dun sa mga na nagtatrabaho, so most likely, no, iniisip natin very stable siya, pero kailangan natin intindihin na bukod sa pagkatrabaho, marami pa tayong pwedeng gawin, marami pang source of income na pwede natin gawin para madagdagan ang income natin, para pagdating ng panahon, mas ma-maximize natin yung time natin, makuha natin yung mga goals natin ng mas maiksing panahon. For example, if you plan to work, to start working by 20 and most probably mag-retire ka age of 60, that's 40 years. So kung ikaw nagtatrabaho at the same time nag-negosyo ka, pwede mong matipid na magawa yung 40 years mo into 30 or 35 years, na kung saan meron ka pang time na bata ka pa para ma-enjoy mo yung success na na-achieve mo. Meron ka pang time, meron ka pang strength para mapuntahan yung mga gusto mong puntahan. Meron ka pang time and strength to enjoy your money, at the same time to enjoy the blessings of life na binigay sa'yo ni Lord. So most likely, pag naisip mo na pag retire ka na, mahina ka na, may sakit ka na, nagme-maintain ka na, so ang weird, no, kasi most likely ang iniisip natin para makasave tayo is titipirin natin lahat, titipirin natin yung pagkain, yung health natin, at in the long run, pag nag-retire na tayo, ang mangyayari naman, mauubos naman yung pera na save natin, kung meron man, dun sa pagpapagamot din natin para ma-maintain yung health natin. So yun din naman sa mga nag-a-abroad, it's not forever, no? Darating ang time na mananawa ka lang sa pag-a-abroad, pag nag-end na yung contract, at pag napagod ka na, uwi ka lang sa Pilipinas. In traditional business naman, our life here on earth is fast changing. Dati walang Facebook, dati walang gadget, dati walang walang internet. So ngayon po na nagbabago ang mundo, wala naman sigurong mawala sa iyo kung magdadagdag ka ng something new. If you have a traditional business, dagdagan mo lang siya. You try to acquire multi-level marketing business, like katulad nung iba ko nakita at nakilala sa First Vita Plus, na sobrang blessed na sila. So ginagawa na lang nila ang First Vita Plus para maging blessing din dun sa iba. Kasi sila mayaman, yung kamag-anak nila hindi pa mayaman. Yung iba naman, very stable na sila. Yung ibang friends nila hindi pa stable. So ginagawa nila yung business na to. So I don't know kung ano ba talaga yung halaga ng buhay, or how do you define a simple life. But sana lang na maisip mo na our life here on earth, we deserve to be happy, we deserve to be to become successful, we deserve na makuha din yung mga gusto natin, at most likely we deserve to accumulate all the wealth in this world. Kasi kung iisipin mo, napakalaki ng dagat, napakalawak ng langit, napakaraming bituin, no, napakaraming buhangin. So God has created so much things to enjoy in this earth, at most likely kung iisipin mo na you are limitado ka lang, na yung capacity mo na gawin yung mga bagay, hanggang dyan ka lang, most likely nagkakamali ka. Kasi when you go out
in your comfort zone, dun mo lang marirealize na napakarami mo palang magagawa at actually you can save more time para ma-enjoy mo pa ang buhay. Tandaan mo lang lagi, we are given wisdom by God through opportunities na dumarating sa atin. Siguro, huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magdalawang isip kasi isa lang isip natin. Tandaan natin, lahat ng dumarating sa buhay natin, interconnected yan dun sa mga gusto nating gawin at gusto nating mangyari sa buhay natin. So, live your dream. So, it's about time na you have to try something new. It's about time you have to reach out for people na hindi pa sila sobrang blessed sa buhay. And it's about time na i-secure mo yung future ng family mo para maging stable ang buhay mo at ang buhay ng family mo. Tandaan mo lagi na kung ang kayamanan ay naipapamana, ganun din ang kahirapan. So, sana ang ipamana mo yung kayamanan. So, God bless you guys. More blessings. And again, this is Ricky Sinto for Ricky YouTube channel. Lagi ko lang sinasabi at lagi mo lang tandaan na with God, that nothing is impossible. So, more blessings, guys.